Pilipinas, it's time for Family Feud! Let's meet our two teams! Ang kabighabighaning nurse at ang mga poging doctor ng mediserye! Ang malulupit na lodi ng stand-up comedy, ang Comedy Manila! Please welcome Family Feud's main man, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Maraming salamat! Magandang hapon, Comedy Manila, kasama po natin sa Family Feud ngayon. Woo! Oh my goodness! At syempre, ang mediserye! Yeah! Alam ko, marami mga taga-subaybay, mga fans ninyo, ang excited na excited ngayon dahil sa pagsali ninyo. Kaya, welcome po to Family Feud. Ito po ang pinakamasayang family game show sa buong mundo. Sabi nga po nila, laughter is the best medicine. Kaya malalaman natin yan sa mga bisita nating medical frontliners. Dahil hindi lang po sila mga frontliners, syempre, nagbibigay entertainment, nagpapatawa rin. At syempre, may kanilang mga social media accounts. Pero syempre, matatawa pa kaya sila pagkaharap na nila ang mga henyo ng stand-up. Tignan natin. So ito po. The nurse and the doctors are in sa hottest online medical drama na tinatawag nating mediserye. Siyempre led by their team captain, ang nurse na walang pahinga, fresh from the UK, Nurse Even. Hello, hello! Si Nurse Even ay pinag-aagawan daw ng mga nakikilala niyang doktor sa TikTok. So, yun daw yun. Kilalaanin na natin ngayon kung sino-sino mga doktor na ito, nurse. Of course, ang unang-unang umagaw sa akin na pinag-iisipan ko pa rin kung itutuloy ko or hindi. Ang pinaka-matangkad na doktor ng PGH, si Doc JC. Doc JC, welcome to Family Feud. Siyempre, ang lumilito sa aking puso at isip, isa pang poging-poging doktor na si Doc Z. Doc Z! And siyempre, ang pinag-aagawan sa East Ave, yung mga tipong kahit walang sakit, nagpapa-admit, ayan, si Doc Adrian. Doc Adrian! Good luck sa inyo. Thank you! Ngayon naman, kilalanin natin ang mga makakalaban nyo, ang mga malulupit na stand-up comedians ng Comedy Manila! Tapos ang kanilang team captain, Victor Anastasio. Victor. Thank you, Anastasio. Salamat sa pag-imbita sa amin. So happy to have you. So happy to have you. Sa wakas, nagla-live shows na uli kami. Yun ang pinaka-inaabangan ng maraming tao. Kamusta ngayon? So, malaki ang crowd ba? O medyo kailangan maliitan muna? O anything goes na? Nagre-range siya from mga 1,000 nanonood. Wow. Minsan naman 12. So, hindi mo masukat eh. Basta kahit gano'ng karami o gano'ng kaunti, kailangan patawanin. Bilip na bilip talaga ako. Bilip na bilip ba. Pero syempre, kilalanin muna natin ang makakalaban nila at makakasama mo sa Comedy Manila ngayon. Ito nga pala si Red Oliero, ang heavyweight champion ng Comedy Manila. What's up, Red? Sumali siya kasi gusto niyang tumalo ng mga frontliner. Laging sila lang daw ang nasa news. Wala. Gusto niya maging star din. Ito naman si James Caraan. Ayan. James! Kung ma-observe nyo, isa po siyang aspiring patient. Ayan. So, kanina po siya nag-a-apply sa mga doktor. Kasalukuyan po siya nagpapatato ng buhok kay Dr. Cruz. Totoo po yan. Ito po, ang last na stand-up comedian, si GB Labrador, ay sinali lang po namin dahil wala na raw siyang pera. At naglakad pa po siya galing sa Dupax del Sur. Ayun! GB, welcome! Welcome to Family Feud! Ito, curious ako kasi syempre, ang dami nangyayari sa lipunan natin. Kamusta yung pagsusulat nyo ngayon ng mga jokes ninyo, ng mga pyesa ninyo? Mas challenging ba ngayon o parang mas madali? Dahil syempre, daming kaganapan nangyayari sa kapaligiran. Oo, maraming napipikon. Katulad si Red, maraming haters yan. Baka masasagot ni Red yan. Red, halimbawa. Bakit? Marami po, maraming napipikon. Mahirap. Parang yung mga nagka-cancel, no? Parang po sa cancel culture po, wala po kaming pakialam. Patawa na ng patawa. Correct. Comedy Manila. At syempre mga frontliner. Nako, oh my God. Bigatin po ang mga maglalaro ngayon sa Family Feud. At gaya ng lagi kong paalala, ang sagot sa bawat tanong ay batay sa answers ng 100 Pinoy na si Nervey. Kaya kailangan hulaan nyo ang pinaka-popular na sagot ng ating mga kababayan. Eto na,
alamin na natin ang sabi ng survey. Nurse Even, Victor, let's play Family Feud. Good luck! Nag-survey kami ng 100 tao and the top 5 answers are on the board. Ano ang ginagawa ng mag-asawa bago sila matulog? Nurse Even. Naglalabing-labing. Naglalabing-labing. Top answer! Top answer! Naglalabing-labing. Victor, pwede pa tayo. Pwede pa, pwede. Anong ginagawa ng mag-asawa bago matulog? Naliligo. Wala! Sabay ba? Ang walang labing-labing. Bago maglabing-labing. Naliligo. Bago maglabing-labing. Sabi ni Victor. Okay. Nurse Even. Pass or play? Play! Pwede play. Balik muna tayo. Okay, let's do this. Doc JC, ano ginagawa ng mag-asawa bago sila matulog? Inaayos yung kama. Inaayos yung kama. Pwede! Para mo. Siguraduhin natin medyo maganda-ganda. Palambot-lambot. Inaayos ang kama. Wala. Doc Zeke. Nagsasabi ng good night. Yeah, syempre. Diba? Bago ipikit yung mata, yun ang huling mga ibubukan ng bibig. Good night, dear. Standby. Standby to steal, ha? Doc Adrian. Ano ginagawa ng mag-asawa bago sila matulog? Mag-toothbrush. Yeah! Every hygienic tayo. Pagkatapos maligo, mag-toothbrush. Survey! Wala! Ito na, time to steal. Isang tamang sagot lang ang kailangan natin. GB, ano ginagawa ng mag-asawa bago sila matulog? Nanonood ng TV. Nanonood ng TV? Mm-hmm. Slim! Nagpapatulog ng bata. Nagpapatulog ng bata, ha? Meron yan! Red. Ako, doon talaga ako sa nanonood ng TV. Nanonood ng TV, ha? Firm. Victor, sa'yo magagaling ang final. Pwedeng sundin mo sila, pwedeng hindi. Palagay mo, anong ginagawa ng mag-asawa? Ng TV. Nanonood ng TV! Sabi po nila, nanonood ng TV! Tignan natin kung yun din ang sabi ng survey. Boom! Let's see kung ano yung hindi nahulaan. Number 3, please. Nagdadasal. Number 1. Nagkikwentuhan. Anong nangyari sa'yo, darling? Nako, nakauna na ang Team Comedy Manila. Meron silang 31 points habang wala pa pong puntos. Ang Team Medisere. It's alright, ay? It's alright, guys. Babawi na raw sila sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud sa mga kababayan po nating abroad na lagi nakatutok via GMA Pinoy TV. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, shout out na rin sa mga live stream viewers natin. What's up guys? Kasama pa rin natin ang Team Comedy Manila na may 31 points at ang Team Mediserie na wala pa pero second round na tayo. Kaya Doc, JC, Red, tara na! Let's play round 2! Good luck. Here we go. Top 5 answers are on the board. Bukod sa flower shop, saan pa nakakakita ng bulaklak? Red. Sa cementerio. Sa cementerio. 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 Doc JC, pwede pa. Pwede pa yung top answer. Ano kaya? Sa mall. Wala yan! Sa mall! Wala yan! Anong klaseng mall yan? Bukod sa flower shop, sa mall. Wala. Red, pass or play? Play tayo! Play! We're gonna play. Balik muna tayo, Doc JC. Here we go. Bukod sa flower shop, saan pa nakakakita ng bulaklak, James? Sa burol. Sa burol! Iba yun. Iba yung cementerio. Iba yung burol. Top answer! What? Andyan. GB. Bukod sa flower shop, saan pa makakakita ng bulaklak? Sa ospital. Sa ospital? Wala! Yo, marami. Wala. Get wala. Well wala. Soon! True yan, wala. Magpapabulaklak tayo dyan. Ospital. Wala doon! Wala! Victor, wala. Bukod sa flower shop, saan pa kaya makakakita ng bulaklak? Sa hardin. Wala! Din doon na! Brainy. Sa hardin. Yeah!
Yes, sir! Yes, sir, Red. Bukod sa flower shop, saan pa makakita ng bulaklak? Wala na. Sa bahay. Sa bahay. Siyempre. Wala! Diba? Pwede sa atin, pwede sa loob ng bahay ang sabi ni Red. Survey. Wala! Stand by to steal. James, bukod sa flower shop, saan pa makakakita ng bulaklak? Sa restaurant. Restaurant. Diba? Maaaring nasa gitna ng mesa, nasa paligid. Pwede. Sa restaurant. Wala! Here we go, Doc Adrian. Eto na. This is your chance to steal, Doc Adrian. Bukod sa flower shop, saan pa makakakita ng bulaklak? Sa CR. Sa CR? Okay. Para bumawa. Doc Zeke. Sa bundok. Sa bundok. Sa bundok. Okay, sa bundok. Sa bundok. Doc JC. Sa eskwelahan. Sa eskwelahan. Sa school garden. Okay. Nurse Even. Bukod sa flower shop, saan pa makakakita ng bulaklak? Let's go, let's go. Sige, I'll go with Doc Zeke po. Sa bundok. Bundok! Okay. Bundok! Gubat yun eh! To steal the round, makakakita ka daw ng bulaklak sa bundok! Ibuha ka! Ano ba yung hindi nasagot? Tignan nga natin number 5, please. Sa park. Number 4. Simbahan. Pag may wedding. Kahit walang wedding. Meron yan after 2 rounds. Mukhang in the pink of health ang Team Comedy Manila with 106 points. Nako, huwag naman sana ma-ICU ang Team Mediserie dahil 0 points pa rin sila. Kaya tignan na natin kung makarecover sila sa pagbabalik ng Family Feud. Balik po tayo sa Family Feud kung saan pwede mag-uwi ng up to 200,000 pesos ang ating winning team at tatanggap din po sila ng additional 20,000 pesos para sa kanilang chosen charity. Ito, recap muna ulit tayo. 106 points ang Team Comedy Manila at ang Team Mediserie ay wala pa sa ngayon. Pero siyempre, hahabol tayo, Doc Zeke, di ba? Doc Zeke, let's go. James, let's go. Let's play round 3. Double points round tayo. Times 2 ang value ng bawat tamang sagot. Good luck. Here we go. Top 5 answers are on the board. Fill in the blank. Blank. Ball. Go. Toxic. Basket. Basket. Ball. Basketball. Top answer. Pass or play, Doc? Play. Play. James, balik muna tayo. Fill in the blank. Blank, ball, Doc Adrian. Foot. Football. Football. Yep. And there's even blank, ball. Volley! Volley! Volleyball! Meron Doc JC, blank, ball. Baseball. Ni isa-isa na. Baseball. Yeah! One more to go. Doc Zeke. Four to go. Blank ball. Dodge. Dodge ball. Yeah, dodge ball. Yung iiwas ka. Dodge ball. Survey. Wala. Doc Adrian. Blank ball. Okay, time's up. Sorry. Naabutan. Guys, standby. Pwede na kayo mag-steal kung may isa pang mali. Nurse Even. Fill in the blank. Blank ball. Fish. Fishball! Puro sports ang nandyan. Sabay may nasingit na fishball. Fishball, no? Fishball, pwede. Sangayon sila eh. Sangayon eh. Okay, survey! Update tayo na score. Nanalo po sa round na ito ang Team Mediserie. Meron na silang 190 points. Habang ang Team Comedy Manila naman ay may 106 points pa rin. Naku, sino kaya ang magwawagi? At sino ang uuwi at ma-discharge na? Malalaman natin yan sa Triple Points Round sa pagbabalik ng Family Feud! Nanunod pa rin kayo ng napakasaya nating game show dito sa Family Feud. Leading na po ang Team Mediserie with 190 points. Ang Team Comedy Manila naman. Naku, huwag kayo malungkot.
dahil all is not lost. Marami pong magaganap na himala dahil last round na natin. Ito ang huling pagtutuos. Doc Adrian and GB, let's play the last round. Ayan na. Okay, times three na ang value ng bawat tamang sagot. Top four answers are on the board. Saan pupunta ang anak kapag sinabi niya ang linyang, "Tay, ihatid mo naman ako"? Doc Adrian. Sa school. Sa school! Yeah! Yeah, sabi ni Doc Adrian. Ano, mag-aaral ka agad si anak. Survey! Hoy! Pass or play? Play. They're gonna play. GB, balik muna tayo. Nurse Even, saan pupunta anak pag sinabi niya ang linyang tay? Tahatid mo naman ako. Sa friend! Sa friend! Hatid mo ako sa friend ko! Sa bahay ng friend! Doc Tracy, saan pupunta anak kapag sinabi niya ang linyang tay? Hatid mo naman ako! Hatid mo naman ako sa mall. Yes! Sa mall! Palamig tayo sa mall, guys! One more to go! Ano kaya? Tay, hatid mo naman ako. Saan kaya pupunta to? Outing. Outing! Out of town! Outing! Oh, first wrong answer, Doc Adrian. Saan kaya? Pag sinabi ng anak na, "Tay, hatid mo naman ako," saan kaya pupunta siya? Sa sakayan. Sa sakayan! Hatid mo naman ako sa sakayan. Ah, independent survey! Wala! Stand by to steal. One last chance. Okay. If you get this right, automatically panalo na kayo. Pero kung mali, mapupunta ang chance na ito sa kabila. Nurse Even, saan pupunta ang anak kapag sinabi niya ang linyang, "Tay, hatid mo naman ako"? Sa party! Party? Wala! Okay, sabi nila, for the win, sa party. Wala! Okay. Ito ang sitwasyon natin. Okay. Pag nakuha yung tama to, wala nang usapan. Tapos na kayo. Panalo na kayo. Pero kung mali, pwede pa silang manalo. Alright? GB, here we go. Saan pupunta anak kapag sinabi yan linyang, "Tay, atin mo naman ako"? Sa CR. Sa CR. Oh, okay. James? Sa office. Sa office? Office. Red? Sa date. May date. Office. Victor, eto na. Saan pupunta anak pag sinabi niya linya, "Tay, tid ba naman ako"? Trabaho. Trabaho. Okay. Trabaho. Or office. Yun ang pinili ni Victor. Okay, ang sabi ng survey ay... Panalo tayo! Galing! Ang ating final score, Team Comedy Manila ay may 403 points. Ang Team Mediserie, 190 points. Maraming salamat, Team Mediserie. Sana po, nag-enjoy kayo kahit papano. Very, very good game. Very, very good game. Nanalo pa rin kayo ngayong hapon ng 50,000 pesos! We'll see you later. At syempre, congratulations, Team Comedy Manila! Wow! 100,000 pesos in the bag! No! Pero pwede pang madoble to, Victor, sa ating Fast Money round. So sino ang dalawang players mo sa Fast Money? Ang nakaisip nung office, ito eh, yung MVP namin, si James Caran. James! And? Oo. Ito, si Red na lang dahil kampante siya at ako'y kinakabahan ngayon. Okay. So ipapasok yung responsibility. Pero kinakabahan ka pa rin pala kahit mga ganito, no? I mean, oo, kasi pag nag-perform ka parang, di ba parang, oh, sanay na, pero
Iba pa rin pag ganito? Iba pag ganito kasi may perang involved. Bale, nag-down payment na ako sa motor. So, kailangan manalo. Panalunin natin yan. Okay. Wala na pong lipatan dahil Fast Money na ang susunod sa pagbabalik ng Family Feud. Kanina, nanalo ng 100,000 pesos ang Team Comedy Manila na dito sa Fast Money Run. Pwede pa silang manalo ng additional... 100,000! Yun! Nasa waiting area sa likod si James. Hindi niya tayo naririnig, Red. Let's play Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Nag-survey kami ng 100 lalaki. Lalaki. On a scale of 1 to 10. With 10 being the highest, gaano kakabilis umiyak? Go. 5. School subject na dapat pag-aralan ng mga Pinoy ngayon. Filipino. Anong hayop ang iyong favorite cartoon character? Aso. Probinsyang malapit sa Metro Manila. Batangas. In Spanish, magbigay ng isang number from 1 to 10. 2. Yan lang! Red, tignan natin kung ilang points na nakuha mo. Woo! Nag-survey kami. 100 lalaki on the scale of 1 to 10 with 10 being the highest. Gaano ka kabilis umiyak? Sabi mo, 5. Sakto lang. Ha? Sakto lang. Sakto lang. Survey. Gone! Oh my goodness. School subject na dapat pag-aralan ng mga Pinoy ngayon. Sabi mo, Filipino. Survey. Okay lang. Pero dapat talaga pag-aralan. Tama. Oh. Dapat pag-aralan. Anong hayop ang iyong favorite cartoon character? Sabi mo, aso. Ang sabi ng survey ay... 34 points. Oh, yeah. 126 to go. Probinsyang malapit sa Metro Manila. Sabi mo, Batangas. Survey. Number one. Wow. Marami yata, mas malapit pa. In Spanish, magbigay ng isang number from 1 to 10. Sabi mo, 2. Survey. Marami yan. Yes. Okay na. 109, Red. Balikan muna, Red. Let's welcome back, James. James. James, si Red nakakuha ng 91 points. Ibig sabihin, 109 na lang ang kailangan mo para makuha ang 200. Or more sana, di ba? Baba naman nun. Kung makuha mo yun, additional 100,000 pesos for you guys. Makikita ng mga viewers sa bahay yung sagot ni Red. Kayo lang po makakita niyan at magsisimula ang time pagkatapos kumbasahin ang unang tanong. 25 seconds on the clock. Nag-survey kami ng 100 lalaki. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano ka kabilis umiyak? Go. 1 minute. School subject na dapat pag-aralan ng mga Pinoy ngayon. Math. Anong hayop ang iyong favorite cartoon character? Aso. Pusa. Probinsyang malapit sa Metro Manila. Laguna. In Spanish, magbigay ng number from 1 to 10. Jeez. 109 points na lang. Parang mali lahat ang sinagot. Balay mo, di ba? Nag-survey kami ng 100 lalaki on a scale of 1 to 10. With 10 being the highest, gaano ka kabilis umiyak? Sabi mo, 1 minute! Tantsado natin, Rad. Try ko nga kayo umiyak ng 1 minute. Tignan natin. Ang sabi ng survey sa 1 minute ay... Ay, wala. Sayang. Ako lang. Ang top answer natin dito ay 5 na sagot nila. Ah, okay na pala. School subject na dapat pag-aralan ng mga Pinoy ngayon, sabi mo, math. Ang sabi ng survey dyan ay... 13 points. Ay, hindi pa. English pa rin. English pa rin ang top answer natin dito. 96 to go. Anong hayop? Yung favorite cartoon character, sabi mo, pusa. Survey. Yes. Ang top answer ay aso. Nasagot ni Red. 74 to go. Anong probinsyang malapit sa Metro Manila? Sabi mo, Laguna. Yan. Malakas ko tubo dyan.
Survey! 22! Yon, sino sumagot ng Batangas? Excellent! Ang top answer po natin dito ay Bulacan. Bulacan, ang top answer. In Spanish, magbigay ng isang number from 1 to 10. Sabi mo, Gis! Victor, kung ikaw ang sumagot ng last number, in Spanish, magbigay ng number from 1 to 10. Ano kaya yung isasagot mo? Siguro. 1 minute. 1 minute din. Siguro. Siguro, Gis din. Gis din. De, dapat 7 kasi GMA 7. Yan! O, oh, diba? Boom! 52 points. Yan ang kailangan natin. Tignan natin kung ibibigay ng Jess ang 52 points na kailangan natin. 52 points ang laki. Confetti! Tereka, standby! Oh! Sayang. Ang top answer natin dito ay 1. 1. Hindi bale. Congratulations pa rin. Congratulations pa rin sa inyo. Let's welcome back, Mediserie, James. Woo! Mediserie, balik. Pero siyempre, gaya ng sabi ko kanina, tatanggap pa rin ng 20,000 pesos ang inyong chosen charity. Victor, may napili na ba kayo ng charitable institution? Ano na pag-usapan namin na yan, GMA Kapuso Foundation. GMA Kapuso Foundation! Tatanggap po kayo ng 20,000 pesos mula sa kanila. Congratulations! Maraming salamat! Ako po si Dingdong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya pakihula at panalo dito sa Family Feud!